Good day mga ka-espresso. So today, i-unbox natin ang ating D5 Mola N3 Pro na in-order natin sa Shopee. So, let's check. Okay, sa isang box, magkahiwalay yung sa rear camera, yung sa likod. And then meron na siyang built-in na adhesive. And then meron na rin siyang extra sa loob na adhesive in case na mawala or mawala yung kapit niya. And then syempre yung mahabang wire. And then the connector for the camera. Okay. And then syempre meron na rin 3.5mm connector para dun sa pinakang head unit natin. Okay. Next is our syempre yung kanyang manual. And then sa likod may additional pa rin siya na adhesive para naman sa harap. Okay, so ito ang ating head na camera or front cam niya. And then may LED indicator pa rin siya sa harap. So guys, na-order ko siya sa Shopee. I think nasa 4K or to 5K siya. Siyempre, andito na rin yung cable niya, kasama na rin yung mismong head unit, and then yung port niya, yung sa cigarette. Yeah, which is, I think, USB-A, ano na rin siya. Yung iba may 2 ports, pero siya, ewan ko bakit isa lang. Yan ang mismong head unit niya, which is yan, sinasaksak yung mismong mismong camera niya sa harap. Yan, tinatanggal yung blue. And then, GPS built-in na rin siya. Okay. So, makikita mo rin dyan kung saan pumupunta ang jowa mo. Okay, malalaman mo rin dyan yung voice kung sinong kasama niya. Lago. Okay. Yes, fit. Ang USB. And then yung head unit niya naka Type-C. Type-C connector siya pala guys. Ayan. Type-C USB. And then yung isang port na 3.5 yun yung para sa likod. Para makita mo yung nangyayari sa likod. So yung camera na to ay merong 1600p 2K Ultra HD dual cameras with sense reality technology. So 24 hours parking monitoring. So kahit nakapatay ang engine mo, is nagre-record pa rin siya with supercapacitor and loop recording. So nagre-record pa rin siya. Yun nga lang, medyo parang naka-timelapse siya kapag nagre-record siya ng naka-park. Meron na rin siyang built-in GPS chipset. So, pwede mong malaman and pwede kang malaman ng jowa mo kung nasaan ka na. Yan. So, tingnan natin yung ibang kasama niya. Ayan yung mismong pang-cable management niya. Ayan yung pang-suksok. So, punta naman tayo ulit sa kanyang rear camera. So, yung harap pala ay merong 140 degree and then 125 naman yung sa likod niya. So, meron siyang connector which is ang kailangan mo lang pagtapatin yung dalawang arrow. Yan. So, para mag-connect siya, kailangan yung dalawang arrow and then meron siyang kanal naman. So, malalaman mo kung nag-fit yung connector nilang dalawa. So, and then yung 3.5, yun yung mismong nasa head unit ng ating front camera. So, parang sa computer siya yung pinakang central processing unit. And then, nandun na rin yung power. So now, proceed na tayo sa installation. So, sa installation,
hindi mo naman kailangan ng maraming mga tools, kundi yung tools lang na kasama sa kanyang package, yung pang cable management niya. Okay, so tingnan natin, buksan natin uli, and then lapatag muna natin kung ano yung mga kulak or kung meron na wala. So kukulit kasi ng mga pusa ako, kaya yan, hindi ko alam kung mayroong nalaglag. So yan, open natin ang manual niya. So makikita natin yung anti-static na parang sticker yung kinakabi. So syempre, linisin muna natin ang mismong windshield. Yan, nilagyan ko siya ng alcohol para makapit, and then yung mga dust niya, mga wala. So yan, i-align mo lang yung mismong sticker. So guys, sobrang kapit niya, kaya medyo ingat kayo kasi baka pag nahawakan niyo or matanggal niyo siya, mahirap na. So tanggalin din natin yung sa adhesive ng mismong head unit. Yan. Medyo isakto niyo lang kasi meron siyang parang guide. So kailangan sakto din. Para align din syempre. So kabit natin ang mismong front camera. So pag naiayos nyo na yung camera, makikita nyo naman yan kung align siya or hindi. Yan. Tapos yung Type-C na connector. So ako, ang ginawa ko, isinaksak ko na muna siya para alam ko rin kung hanggang saan yung magiging loop ng cables, and then yung pag-cable management. So yun, sinaksak ko na siya sa may taas. Nauhugot naman siya. Na ano naman siya, para maipasok natin ng maaari. So gamit din yung cable management natin na yung tool. Yun, easy naman siya ipasok. Tapos tingnan mo na rin sa kabila, natatanggal naman yon yung mismong parang protector niya. So ang mali ko lang dyan ay dyan ko siya pinasok, pero lately ko na lang nalaman na pwede pala siya sa taas, kasi sa kabila maganda siyang ipalusot kaysa dyan. Yan. So nakita ko mali pala, so hugot na naman tayo. Tapos yun, nung nalaman ko na doon, meron siyang rubber sa gilid. So natatanggal pala yun sa rubber niya. Ingat lang, konting ingat lang guys, kasi medyo matalim yung parang fiber niya. Kasi yung fiber, yung taas pala niyan mismo bubong is fiber. So after niyan medyo nangati-ngati ako. So meron diyang pinakang edging na rubber, pwede mo siyang tanggalin, and then nababalik din mabilis. Yan, hanapan nyo lang ng magandang suksukan, kasi bandang dashboard medyo ano siya mahirap, dahil medyo masikip yung suksukan niya. Kaya ginawa ko dyan, nung may nakita akong butas, yun, doon ko na siya yun. Tapos yan, tinanggal ko rin yung mismong compartment niya sa passenger compartment. Hindi ko naman siya totally tinanggal, inano ko lang siya para sagad yung pagbukas niya, para makita ko rin yung loob. Yan. Tapos ako, hindi ko siya pinadaan kung saan saan o ano, kung saan saan, kasi natatakot ako baka mainitan o baka naman maipit sa ibang mga function ng ating sasakyan. Kaya ang ginawa ko na lang, inipit ko na lang siya doon sa may mismong tapakan, sa may footrest ng passenger. Doon ko siya pinadaan.
yan, and then ibinalik ko na yung mismong compartment, and then tinanggal ko yung parang naka-screw na para maiangat mo yung mismong cover. Yan, so makikita mo yung kulay blue na yan. Yan, dyan ko lang siya pinadaan, tapos iniikot ko dyan hanggang doon makapunta sa USB. Doon ko na lang siya nilagay sa USB instead na doon sa may parang cigarette port niya, yung isang USB niya, dahil hindi ko alam, basta ayaw gumana. Yan, tinry namin dyan, ayaw gumana nung mismong port mismo namin. So, ipapatingin ko pa to sa Suzuki Alabang. Yan. So, na-install na namin, and then gumagana na siya. So, paano namin nalaman gumagana? Okay, now let's proceed to rear installation. So yan, hinanap ko muna kung saan maganda siyang ilagay. Yan, so yun, sinusukat muna namin. Tinanggal namin yung cover, and then next, yan, may mga lusutan naman siya. And then hugutin nyo lang yung mismong rubber na tube. And then after nun, meron ding screw. So tanggalin nyo lang yun. Ay, hindi naman pala siya. Parang push up na ano lang siya. Screw, right? Yan. And then yung connector. So, ang ginawa ko muna, hindi ko muna siya kinonect, naglagay lang ako ng allowance. So, para in case na i-coconnect ko siya, madali na, kumbaga, hindi na ako mahihirapan. Kasi may allowance na in case na mahugot ko rin siya ng sobra. So, yung gamit din yung parang yung cable management tool. Hindi ko lang alam kung anong exact na tawag dito, guys. Sorry. So, yun. And then yung rubber din na para sa edge ng yung mismong bakal, so pwede mo rin siya doon ilusot. Nahuhugot din siya, so don't worry, madali lang din. So ganun din sa kabilang side ng door nyo, meron din siya. Ingat lang kasi medyo may mga matatalim ng part ako na hawakan. Yan. Yan, tapos isuksok nyo lang din, and then ibalik nyo yung rubber. Ingat lang din dyan sa bandang side na yan kasi may mga ano dyan fiber din na matutulis. Yun yung naramdaman ko. Tapos yun, makikita mo yung sobrang haba na wire natin. So sinaksak ko naman na siya sa mismong panel niya. Yan, diinan nyo lang masyado kasi meron ka maririnig na tick. So ayan, balik tayo sa likod. Ayan, iusin lang din natin yung mga yung cable natin dyan. Ipasok natin ng maayos. And then makikita ulit natin yung connector. Tulad kanina, yung arrow sa arrow, pag match naman siya. Tapos, ipasok na natin. Ayan, ibalik lang din natin sa dati niyang forma. And then huwag kalimutan yung mismong lock niya. Para hindi rin magkakas. Double check natin, so hindi naman siya nakaharang, and then, ayan na nga. So, makikita natin na okay na siya, and then fit na